Kumusta mga kaibigan? Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay nangyari sa totoong buhay. Isang babae ang nakulong ng 25 taon sa kanyang silid nang dahil lang sa pag-ibig. Kakaiba talaga ang nagagawa ng pag-ibig. Kaya kung interesado ka sa kwentong ito, samahan mo akong manood hanggang sa dulo. Ako po si My Vlogs na naghahatid ng mga nakaka-inspired na mga kwentong may aral. Tara, umpisa na natin! And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful. Noong March 1849, ipinanganak ang babae sa bansang France. Ang pangalan niya ay Blanche Monnier. Kilala siya sa bansag na The Confined Woman of the Poitiers. Siya ay galing sa noble at respetadong pamilya. Napakaamo ng kanyang mukha at napakakinis ng kanyang balat. Nagtataglay din siya ng kakaibang kagandahan. Kaya naman, maraming kalalakihan ang humahanga at gustong manligaw sa kanya upang mapangasawa. Ngunit sa dami ng kanyang manliligaw ay wala man lang magustuhan kahit ni isa dahil pihigan ito sa lalaking mamahalin. Hanggang dumating ang 125 taon niyang kaarawan. Gaya ng ibang babae sa kanilang lipunan, kapag 25 taon na, ay naging desperado si Blanche sa paghahanap ng pag-ibig. Hindi pa siya kasal, subalit gusto na niyang ipagpatuloy ang kanyang buhay sa labas ng tahanan ng kanyang ina. Dito ay natagpuan niya ang matagal na niyang hinahanap na pag-ibig. Nakita niya ito sa isang matandang abogado. Dahil sa iniingatan ng kanyang ina ang reputasyon ng kanyang pamilya, kaya hindi pumayag ang kanyang ina sa relasyon ni Blanche at ng matandang abogado. Subalit, buo ang puso ng babae na ipaglaban ang kanyang pag-ibig at handa itong magpakasal kahit tumutol ang kanyang ina. Nakapagsalita nga ito ng masama laban sa kanyang ina. Kaya naman, gumawa ng hakbang ang kanyang ina upang hindi na sila muling magkita pa. Pinagbawalan siya na makipagkita sa matandang abogado. Pinuntahan din ng kanyang ina ang abogado para kausapin, para sabihin na tantanan na niya si Blanche. Alam ng kanyang ina na hindi susuko si Blanche at gagawa ito ng paraan para muling magkita ng matandang abogado na kanyang manliligaw. Kaya naman, nagdesisyon ang kanyang ina na ikulong ang kanyang anak sa atik ng kanilang bahay. Sinabi ng kanyang ina na kung gusto niyang makalaya sa madilim na atik, ay kailangan niyang kalimutan ang abogado at huwag ituloy ang pagpapakasal nito sa kanya. Ngunit tumanggi si Blanche. Ayaw niyang sundin ang gusto ng kanyang ina. Tiniis ni Blanche na manatili sa madilim na atik. Maging ang kanyang pagkain ay pinakikialaman ng kanyang ina. At ang ipinapakain sa kanya ay ang mga tiratirang pagkain. Pinanindigan ng kanyang ina na siniguro na hindi sila muling magkita nung abogado niyang manliligaw. Lumipas ang maraming panahon, pumanaw ang matandang abogado noong 1885 nang hindi nito nasisilayan si Blanche. Gaya ng nasabi sa ating kwento, ang pamilya ni Blanche ay isang noble at respetado sa kanilang lipunan. Subalit, maraming nagtataka dahil ilang taon na nilang hindi nakikita ang dalaga. Nagtanong-tanong sila, ngunit hindi nila ito matagpuan. Walang nakakaalam kung ano na ang nangyari sa kanya. Kaya pinalabas na kanyang ina na si Blanche ay matagal nang pumanaw. Nagulat ang marami sa balitang ito na ipinahayag ng kanyang ina.
walang kaalam-alam si Blanche kung anong nangyayari sa labas ng attic. Kaya sinubukan ni Blanche na tumakas. Subalit, nahuli ito ng kanyang ina. At para hindi na ito tuluyang makatakas, ay kinandado at itinali pa ito sa kanyang kama sa attic. Wala nang magawa si Blanche kundi mahiga at maghintay. Sobrang nakakalungkot ang sinapit ni Blanche. Subalit, hindi pa doon natatapos ang lahat. Higit 2 dekada na ang lumipas, May 23, 1901, may isang natanggap na isang liham ang isang abogado sa Paris. Hindi niya alam kung kanino galing ito dahil walang nakalagay kung saan ito nagmula. Binuksan niya ang liham at ito ang nakasulat: Monsieur Attorney General, karangalan kong ipaalam sa inyo ang isang seryosong pangyayari. Ang tinutukoy ko ay may isang tao na nakakulong sa bahay ni Madame Monnier. Gutom na gutom ito at nakakulong sa isang madumi at mabahong lugar sa loob ng 25 taon sa kanyang sariling karumihan. Agad na nagpadala ng pulis ang abogado sa bahay ni Madame Monnier para imbestigahan kung totoo ang nasa liham o hindi. Nang dumating ang mga pulis, ay agad nilang siniyasat ang bahay. Ngunit wala silang natagpuan na kahinahinala na may 25 taong gulang na anak si Madame Monnier. Paalis na ang mga pulis, ay may naamoy silang mabaho na nanggagaling sa itaas ng bahay. Umakyat ang mga pulis at nakita nila ang isang nakapadlak na pintuan. Hindi nag-alinlangan ang mga pulis at agad na winasak ang padlak at binuksan ang pintuan. Hindi nila maalintana ang nakakatakot nilang natuklasan. Sobrang dilim ng silid at ang bintana nito ay natatakpan ng makakapal na kortina. Napakabaho ng kanilang naaamoy. Kaya naisipan nilang buksan ang bintana para lumabas ang masangsang na amoy. Lumiwanag ang silid at tumambad sa kanila ang marumi at nabubulok na pagkain na nakakalat sa sahig. Sa basang kama naman ay nakita nila ang babaeng nakakadena. Hubad-hubad ito at payat na payat ang itsura. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 25 taon ay nasilayan ni Blanche ang liwanag. Ang mga pulis naman ay hindi nakatiis, ay agad-agad na inilabas ni Blanche sa mabahong silid. Umabot lamang ng 55 pounds ang bigat ni Blanche at dinala nila ito sa ospital. Muling nakalanghap si Blanche ng sariwang hangin. Matino pa rin ang kanyang pag-iisip. Kaya unti-unting lumitaw ang buong kwento sa kanyang naranasan. Buhay pa ito, ngunit sa mata ng publiko, si Blanche ay matagal nang pumanaw. Sa edad na 50, ay hindi na nila makilala ang dating Blanche na naglaho ng 25 taon na ang nakakalipas. Lumipas ang ilang panahon, bumalik na ang lusog ng kanyang pangangatawan. Ngunit dumating ang October 13, 1913, ay namaya pa si Blanche sa edad na 64. Yan ang naging buhay ng babaeng nakulong ng 25 taon nang dahil lang sa pag-ibig. Sabi nga nila, gagawin mo ang lahat alang-alang sa pag-ibig. At ito ang pinatunayan ni Blanche Monnier. At dito na po, nagtatapos ang ating kwento. At kung nagustuhan mo ang video ito, huwag mo naman sanang kalimutan na mag-like at mag-subscribe. At muli, ito po si My Vlogs na naghahatid ng mga nakaka-inspired na mga kwentong may aral. Salamat!